Kamusta kayo? Ito, okay naman. Masaya. So, tayo naman magbabahagi ng kwento natin ngayon, no? Nakakaba pala to. Simulan ko na. Oh, babe. Napatawag ka? Angel, I'm sorry. Pero hindi ko na talaga kaya. No. Wait. Paalam. Babe! Wait! Babe! Hello, ma. Angel, ano sinabi ng teacher mo na palakol doon mga grado mo? Hindi ka naman ganyan dati, ah. Ano ba nangyayari sa yung bata ka, ha? Saan ba ako nagkulang sa pag-aaruga sa'yo, ha? Manang-mana ka talaga sa tatay mo, eh. Ma! Tama na, please! Di mo naman alam ko anong pinagdadaanan ko. At alam ko kahit sabihin ko pa sa'yo, di mo pa rin ako maintindihan. You know why? Because you don't care about me. You only care about my grades! Anak! Baba na! Kakain na! Ma! May gagawin pa kami! Mamaya mo na akong tawagin! Uy! Kakagising ko lang! Ano ginagawa niyo? Ay! Dat pa lang may gawa na kayo, asa na pala? Wala pa kami gawa din eh. Nagpaplano pa lang kami para masimulan na. Ha? Ba't wala pa kayong gawa? Sinabihan ko na kayo dyan ah. Baka mamaya maunahan ko pa kayo pag ako gumawa niyan. Ano ba yan? Kakagising ko lang. Simple-simple bagay, di niyo pa magawa. Ang irresponsable niyo naman. Yung ibang grupo kasi, Tin, nagplano muna sila bago nila ginawa. Anong plano? Di ba sabi ko yung idea ko na lang yung gagawin? Content na nga lang. Content na nga lang, di nyo pa magawa. Sige, bigyan ko na lang kayo ng gawain. Dami-dami ko pa responsibility. May gagawin pa ako sa org. Ano? Ikaw, Marco. Ikaw na gumawa ng content para si Faye na lang maglagay sa PowerPoint. Kulang naman ata may pakialam dito. Gumawa naman kayo. Pabigat na lang kayo lagi. Oh, anyari dun? Huh? Ano ba yan, Lord? Ba't naman ganito yung mga binibigay mong member sa akin? Ang irresponsable. Lahat na lang pabigat. Anak. Wala na ang tatay mo. Inatago siya sa puso eh. Susunduin ka namin dyan ngayon, anak, ha? Mahal na mahal ka ni nanay. Thank you.
Bakit hindi mo niligtas ang tatay ko? Akala ko ba, tagapagligtas ka. Ba't hindi mo niligtas ang tatay ko? Bakit inayaan mo lang siyang mamatay? Bakit ang tatay ko pa? Umaga na sa ating duyan, huwag nang mawawala. Umaga na sa ating duyan, magmamahal o mahiwaga. Pupunta pa ba ako? Ako ang facilitator nyo ngayon at tayo'y magdasal muna bago natin simulan ng ating session. Ang gospel natin para sa araw na ito ay nanggaling sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Tayo pumikit at magdasal. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, so ako ulit si Hart, ang inyong facilitator. And nagsiserve na ako dito sa youth org na to for 10 years. Kaya simulan na natin. Ang pangalan ng session natin ngayon ay Connecting to God Through Hardships. Parang ano, no? Saktong-sakto to sa atin ngayon kasi sa dami na hirap at problema sa mundo, hindi man natin alam kung ano yung mga nangyayari, pero bawat isa sa atin may pinagdadaanan. Kayo, syempre, meron din kayong pinagdadaanan, di ba? Bakit pa ba ako matin dito? Bakit pa ba ako matin dito? Hi. Bakit pa ba ako matin dito? Ako kasi sa totoo lang, ang dami kong naranasan na hirap at sakit ng bata ko. Namatay yung lola ko, nagka-problema sa pamilya, at patuloy na nagbago yung pakikitungo ko sa iba. Grabe kasi yung sakit nun. Kaya sinisi ko si Lord kasi sobrang unfair. Kaya after nun, sobrang nagbago din yung gali ko. Nagbulak-bulak ko, bumaksak yung grades ko, nagbisyo, at naging makasarili. Patuloy nang naligaw ng landas ang buhay ko. Pero lahat ng yun, nagbago yun nung sumali ako sa youth org na to. Dahil dito lang napadama sa akin na hindi ako nag-iisa at kasama ko palagi si Lord. Bakit ka malungkot? Pwede kang magsabi sa akin, nahihirapan ka na ba? Pasensya ka na, anak, kung yung mga pagsubok na ibinigay ko ay masakit. Pero kinakailangan mo iyan para hindi ka matakot at hindi ka basta sumuko. Yan lang ang
nakatanda ko sa sinabi ng facilitator noon. Kasi tama siya. Na walang pagsubok, na hindi natin kayang lagpasan. Na lagi lang siyang nandyan para sa atin, para gabayan tayo. Kaya ever since noon, araw-araw ko nang kinakausap si Lord. At nakakagaan ng pakiramdam kasi kahit hindi mo man siya marinig, alam mo na nakikinig siya. Hindi pa huli ang lahat. Kausapin niyo ang Panginoon at maniwala lang kayo sa Kanya. Dahil hindi niya tayo papabayaan. Ba't ka napatawag, anak? Ma? Ay, gusto lang sana ako sabihin sa'yo. Grabe. Ang pita-pita ko pala talaga, no? Guys, kaya ako nagpa-meeting. May sasabihin lang sana ako. Sana masaya ka kung nasan ka man ngayon. Panoorin mo lang ako. Matutupad ko mga pangarap natin. I love you. Uy, Christine. Christine, yung kwento mo, ano na? Ay, sorry. Naalala ko lang kasi yung nangyari sa akin, pero ito na nga. Grabe.
Nagbago yung pananaw ko simula nung sumali ako sa mga meeting na ganito. Kasi parang dati, parang kung ano yung gusto ko, yun yung sundin nyo. Pero ngayon, pag may sinasabi yung iba, parang ina-acknowledge ko na sila. Di ba dapat ganon? Para tulungan, ganon. Tulungan kayong magkakagrupo. Tsaka, hindi ba ito yung gusto din ni God na makisalamuha tayo sa ibang tao, sa mabuting paraan, ganon. Kaya kayo guys, tandaan nyo, walang masamang makinig. Promise. Tsaka, habaan nyo din yung pasensya nyo kasi hindi naman tayo pare-parehas ng iniisip. Tsaka ano, huwag din kayong matakot lumapit sa Diyos. Kasi, promise, sa panahon na kailangan nyo ng tulong, matutulungan niya kayo. Panahon na feeling nyo ang homeless nila, di ba? Oo, totoo yun. O di ba, nakarelate din sila? Kayo, ano naman update sa inyo? Ako? Ayos lang naman ako. Pero, grabe no. Alam niyo ba, nang muntik na ako sa mga buong sa Diyos noon. Hindi ko na kasi kaya eh. Akala ko, pinabayaan niya na ako. Kasi, kahit anong dasal ko, parang hindi naman niya ako pinakinggan. Kaya, baka yung love ko sa kanya. As in. Pero, pagkatapos nung meeting natin noon, parang ang gaan sa pakiramdam. Siguro, ang pinaka-takeaway ko dito na pwede nga rin, may apply sa sarili nyo. Yung huwag kayong magpapabulag sa galit. Dahil sa galit na yan, hindi mo may kita yung ibang magagandang bagay sa paligid mo. Inamin na kayo. Comforted. Kaya mag-isip-isip mo na kayo. Huwag na huwag niyong paiiralin ang galit. Tapos, sabi nga ni Christine kanina, huwag kayong mahihiyawang lumapit sa Diyos. Huwag niya manaramdam, pero I'm sure, itutulungan na niya kayo. Pero, syempre, huwag niyong gagayahin, di ba? Yung kailangan munang may mangyari bago ako maniwala sa kanya. To make it up to him, nag-volunteer na rin ako sa aming parokya. Tapos nagdo-donate-donate na rin kami kapag meron kaming sobra. Wala, share ko lang. Ikaw, Angel. Ewan ko eh. Ano ba yan? Share ka na! Madaming umatid ganyan oh. New person ka na, diba? Sige na nga. Paano ko ba simulan? Siguro ano, nakaraan ako sa pinakamalaking pagsubok sa buhay ko ngayon. Kasi, sarili ko ang nakalaban ko eh. Ang hirap nung gusto mong humingi ng tulong pero parang sukong-suko na. Yung tipong sumisigaw ka na pero hindi ka pa rin narinig ng iba. Wala. Ang hirap lang. Naalala ko noon, tinanong ko si Lord, bakit niyo ako hinayaang mapanganak ng ganito? Alam kong parang may mali sa akin eh. Bakit parati ako malungkot? Bakit ang daw masyado ng mundo ko? Bakit ako nagkakagalito? Ang dami kong tanong sa sarili ko noon na umabot sa punto na iniisip kong tinakwil na ako ng Diyos. Pero yun ang mali ko. At ayokong matutulad rin kayo sa akin. Kaya, siguro ano, one tip ko sa inyo is, huwag niyong isipin yung mga iniisip ko dati. Mahirap man, pero trust me. Nox! Pero, balik tayo. Ayaw ng Diyos na nag-iisa tayo. At mas lalong ayaw niya na nalulunod din tayo sa sarili nating problema. Kaya anong gagawin natin? May nakakaalam ba? Siyempre, lalapit tayo sa taong alam natin na matutulungan tayo. Siya, ang Diyos. Pero di naman niya tayo nililimitahan na sa kanya lamang lalapit. Kasi in my case, condition eh, lumapit na ako sa eksperto.
Magagalit bang Diyos dun? Hindi. Kasi, mas gusto niyang mapabuti ang kalagayan natin at naniniwala ako na God-given people yung ibang nakakasalamuhan natin. Yun lang. Wait, Christine. God-given daw tayo. Kidding aside. Andito lang kami, Angel. Grabe! Ang lala pala ng naranasan natin, no? Tsaka, ang dami nagbago sa atin dahil sa org na to. Nakakatuwa naman makita na nagbago na kayo. Matanong ko nga kayo, ano na bang nararamdaman niyo ngayon? I feel... Connected.